Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsaway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Sinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigan, naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilinlang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin siya at paghigantihan. Subalit ikaw na sa panig ko, Panginoon, malakas ka at makapangyarihan, madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapaya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapaya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghihiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyo purihin ang Panginoon. Sapagkat iniligtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon ko'y batong hindi matitibag, matibay kong muo at tagapagligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa'yo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibig, at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Kaya tampoon ay tinawag ko sa aking kahirapay humingi ng saklolo.
Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibig. Sa kahirapan'y humibig at ako'y iyong dininig. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan? At ako'y inyong babatuhin." Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo, mga Diyos ang tawag ng kautusan, sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo ang akong paniwalaan, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya." Tinangkana naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa paok na noong una'y pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, "Si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito." At do'y maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good afternoon po. Araw po ngayon ng Biyernes, araw nating mga deboto, araw ng ating poong Jesus Nazareno. Kaya't ating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi, magandang hapon. Pakitanong, nagtanghalian ka na ba? Ilibre mo naman ako mamaya.
Yung isa pong mahalagang ipinapahayag sa atin ng Panginoon ngayong araw na ito ay ito po. Yung tunay na nagmamahal ay nagtatama ng kanyang kapwa. Kung tunay kang nagmamahal, itatama mo kapag nagkakamali na yung inyong mga kapwa. At ito po yung ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Nazareno at ng mga propeta katulad ni Jeremias na ating napakinggan sa unang pagbasa. Sila ay pinadala ng Diyos para itama ang kamalian ng minamahal na bayan ng Diyos. Ano pong nagiging problema? Katulad po sa atin, aminin po natin, kapag tayo naman ay itinatama ng iba, kung minsan ayaw po nating tanggapin ang pagtatama ng iba. Ang sinasabi pa natin kung minsan, huwag mo akong pakialaman, hayaan mo na ako, alam ko na ang ginagawa ko. Pero kung titingnan po natin, kung tunay nating alam yung ginagawa natin, kung alam natin na okay yung ginagawa natin, mapapatanong tayo bakit may nagsasalita ng pagtatama sa atin kung tama yung ating mga ginagawa. Kaya ano pong mahalagang imbitasyon sa atin? Pakinggan yung pagtatama ng ating mga kapwa. Baka tayo naman talaga ay nasa kamalian. At yun din po yung isang kahirapan kapag tayo ay itinatama ng iba. Nahihirapan tayong tanggapin kasi baka nasanay na tayo sa mga masamang gawain natin. Pero ang Diyos po, sa kabila ng ating kasanayan sa kamalian, patuloy na nagpapadala ng mga tao para itama tayo. Bakit niya ginagawa iyon? Dahil ayaw niyang mamuhay tayo sa kamalian at ayaw niyang ang maging wakas ng ating mga buhay ay kamalian at kabagsakan. Ang nais ng Diyos para sa ating lahat ay buhay na walang hanggan. Pero hindi natin makakamit iyon kapag tayo ay patuloy na naglalakad sa ating mga kasalanan. Kaya ang unang imbitasyon po mga minamahal kong mga kapatid, hayaan natin na ang Diyos pakialaman yung mga buhay natin. Hayaan natin siya na itama yung mga maling gawa natin. Hayaan natin ang Diyos na bigyan tayo ng gabay patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya pakisabi sa katabi, hayaan mong pakialaman ka ng Diyos. Nais ng Diyos magkatama ka. Pakisabi po. Magkatama po ba? Pakitingnan niyo mga katabi, may tama po ba? Iba po pala iyon. Ang nais po ng Diyos, hindi tayo magkatama. Bagkos ang nais ng Diyos, makalakad tayo sa tamang landas. Kaya paulit-ulit siyang mangungusap sa atin. Paulit-ulit siyang darating magpapadala ng mga tao na magtatama sa atin hanggang tayo ay mabuksan at makalakad sa tamang daan. Ayun po yung napakahalaga na ginagawa ng Diyos dahil nais lamang ng Diyos ang mabuti para sa atin. Pero hindi natin mararanasan iyon at hindi natin matatanggap yung kaligtasan kung patuloy nating pagsasaraduhan ang pagtatama ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi natin makakamit ang kaligtasan kung hindi tayo handang tanggapin ang pagtatama ng Diyos. Ayun po, hayaan po ninyong pakialaman kayo ng Diyos. At kapag naririnig niyo po kaming nagtatama sa inyo, tanggapin po natin, pagnilayan natin, dahil para po sa inyo ang pangungusap ng Diyos. Amen po ba? Ayan. May tama na po kayo. Ayan. Yung ikalawa pong imbitasyon sa atin, pakisabi sa mga katabi, maging propeta ka. Ayan po. Ano pong ibig sabihin nito? Nung tayo'y binyagan, tayo ay naging kaisa sa misyon ni Jesus bilang isang propeta. Ano pong ginagawa ng propeta?
Sila ay nagpapahayag ng katotohanan. Sila ay nagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Pero makikita po natin sa ating Biblia, kahit sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo, yung mga propeta po, sa kanilang pagpapahayag ng katotohanan, sila naman ay pinapahirapan. Paalala po sa atin na kapag tayo ay nagsasalita ng tama, maraming posibilidad, malaki yung posibilidad na tayo rin katulad ni Jeremias, pahirapan ng mga taong pinagpapahayagan niya. Kahit yung mga kaibigan niya, kahit yung mga taong malalapit sa kanya, gusto siyang pahirapan. At yung ating Panginoon sa ating Ebanghelyo, sa kanyang patuloy na pagpapahayag ang gagawin na sa kanya, ay babatuhin. Gusto ng saktan, gusto ng pahirapan. Pero ano pong naging tugon ni Jeremias at ng ating Panginoon? Yung ating Panginoon po, sa tensyon na kanyang kinakaharap, dahil sa mga taong gustong manakit sa kanya, dahil sa kanilang ayaw na pagtanggap sa kanyang pagpapahayag, ang Panginoon po, lumayo muna. Hindi ho ba tayo naman kung minsan, kapag tayo yung babatuhin ng masasamang salita, sasaktan, kadalasan po, hindi tayo lumalayo, babawi muna tayo bago lumayo. Kasi ayaw na nating mabalikan pa tayo. Pero tingnan po natin kung ano po yung ginagawa ng Panginoon sa kanyang paglayo sa mainit na tensyon. Yung Panginoon po sa kanyang paglayo, makikita rin po natin sa ibang tagpo sa Ebanghelyo. Kapag ang Diyos lumalayo, kapag si Jesus Nazareno ay lumalayo, ang isa sa pinakamahalagang ginagawa niya ay pumapasok sa katahimikan upang makiharap sa kanyang Ama. Siya po ay nananalangin. At para saan po yung kanyang pananalangin? Unang binibigay po ng panalangin na ipinakita po ng ating Panginoon. Sa gitna po ng krisis at kahirapan, yung ating Panginoon sa kanyang pananalangin, ang ibinibigay na epekto nito ay pagtutulong ng Diyos Ama para maging maliwanag yung layunin ng kanyang buhay. Kapag tayo po ay pumasok sa panalangin, nang hihingi ng tulong sa Diyos, nagbubukas ng ating sarili sa Diyos, matutulungan tayo ng Diyos para maging maliwanag yung layunin ng ating mga buhay sa gitna ng mga krisis at pagsubok. Sinasabi po sa ating katesismo na yung layunin po ng ating mga buhay ay kilalanin, mahalin at paglingkuran yung ating Panginoon upang sa dulo ng ating mga buhay ay makasama natin ang Diyos magpasawalang hanggan. At ito po yung paulit-ulit na ipapaalala ng Diyos na layunin ang ating buhay sa gitna ng mahihirap na sitwasyon ng ating mga buhay. Ipapaalala niya palagi na tayo'y maging katulad niya. Kilalanin natin yung kanyang pag-ibig at pagpapatawad upang iyon din yung maiparanas natin sa iba. Ipapaalala ng Diyos na yung ating wakas ay buhay na walang hanggan. Kaya nawa yung pagbibigay ng liwanag ng Diyos makatulong sa ating mga desisyon kung ano ba yung gagawin natin sa harap ng mga mahihirap na sitwasyon ng ating mga buhay. Yung una pong epekto ng panalangin ay pagbibigay ng liwanag sa layunin ng ating mga buhay. Yung ikalawa po, binibigyan tayo ng panalangin ng lakas at direksyon patungo sa ating misyon. Kung minsan po, sa ating mga buhay, kapag may dumadating na mga pagsubok, nawawala talaga tayo sa tamang landas. Kaya ang mahalagang imbitasyon, kapag nararanasan na natin yung mga pagsubok sa ating mga buhay, huwag nating layuan yung Diyos. Pumasok tayo sa panalangin. Kung mas malaki yung pagsubok, mas matibay na pagkapit yung gawin natin. Dahil ang Diyos, patuloy tayong papalakasin at patuloy tayong bibigyan ng direksyon paano ba natin haharapin yung mga pagsubok ng ating mga buhay. At kapag kasama ang Diyos, alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ikalawang epekto ng pananalangin, pagbibigay ng lakas at ng direksyon sa ating mga buhay.
At ang ikatlo po, na napakahalaga din, yung pananalangin po ni Jesus, nakita po natin, binalikan niya yung lugar kung saan nagbibinyag si Juan. Binalikan yung alaala ng pangungusap din ng Diyos Ama. Sa atin pong pananalangin, ang isa pong mahalagang nagagawa pa ng Diyos ay ipinapaalala ng Diyos na siya ay tapat at siya ay palaging kasama natin. Ginagabayan tayo para maharap natin yung mga pagsubok at mapagtagumpayan ang mga ito. Ang panalangin po, nagpapaalala ng presensya ng Diyos sa ating mga buhay. May isa po akong kwento na nakausap ko po na isang nanay. Yung nanay po na ito ay nagsabi sa akin, sabi niya po isang araw, nag-aalala daw siya para sa kanyang mga anak. Mga bata pa raw kasi ang kanyang mga anak. Sabi ko, bakit ka nag-aalala para sa iyong mga anak? Ang sabi ng nanay, kasi paano na lamang kung bigla na lang akong kuhain ng Panginoon? Sino nang mag-aalaga sa aking mga anak? Grabe po agad yung kanyang pag-aalala. Mawala agad siya. Tapos dahil daw doon sa kanyang pag-aalala, maraming gabi na hirap siyang makatulog. Kaya anong ginawa niya? Sa maraming gabing iyon, siya ay patuloy na pumasok sa pananalangin. Lumapit siya sa Diyos, kumapit siya sa Diyos. At isang araw daw, nung siya ay gumising sa kanyang panalangin, may ipinaalalang karanasan yung Diyos sa kanya. Naalala niya na nung siya ay bata pa, kasama yung mga kapatid niya, ay maaga silang naulila. Nawalan sila ng magulang noong bata pa sila. Pero sa kanyang karanasan ng pagkaulila, patuloy na nagpadala yung Diyos ng mga tutulong sa kanila. Kaya ngayon, maganda yung kanyang trabaho. Ngayon, may pamilya siyang lubos na nagmamahal sa kanya. Sa kanyang pananalangin, pinaalala ng Diyos sa kanya na hindi siya pinabayaan. At yun yung ginagamit niyang inspirasyon. At yun yung nagbigay din ng kapayapaan sa kanya para sa kanyang mga anak. Na yung Diyos katulad sa kanya, pati sa kanyang mga anak, hindi magpapabaya. Patuloy nakakalinga. Patuloy na magtataguyod. Magpapadala ng mga tao na tutulong sa kanila. Ano man yung mangyari sa kanilang mga buhay. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, palagi nating bigyan ng panahon yung pananalangin. Dahil sa pananalangin po, dito tayo lubos na matutulungan ng Diyos. Dito mapapaalala ng Diyos yung layunin ng ating mga buhay. Dito tayo mapapalakas at mabibigyan ng direksyon. At sa pananalangin, tayo ay mabibigyan patuloy ng Diyos ng pag-asa at kapayapaan habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating misa sa araw na ito, dalawang imbitasyon po para sa ating lahat. Una, hayaan natin ang Diyos na makialam sa ating mga buhay. At ikalawa, maglaan tayo palagi ng panahon para huminto at humarap sa ating Diyos na lubos na nagmamahal sa atin, na nais lamang ang maganda para sa ating mga buhay, ngayon pa lamang hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Hesukristo sa bawat panalangin ang ating sasabihin. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway matupad
ng kanyang misyon na ipahayag ang ebanghelyo nang walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mensahe ni Jesus, tulad ng lebedura, naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano, naway hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga pagsubok sa buhay, naway hindi makasira ng ating loob, bagkus makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama, ipinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong damban ay aming maganap, upang sa paglahok naming lagi rito, kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinangakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa
At siluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang sabay-sabay ang Ama namin.
Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Inaanyayahan po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, kababaihan at iba pang samahan ng ating simbahan. At lalo na po ang mga deboto ng Mahal na Poong Jesus Nazareno sa March 24, 2024, Linggo ng Palaspas. Ang lahat po ay magtipon-tipon sa May Carriedo Street, malapit sa Jollibee, upang idaos ang prosesyon ng mga palaspas patung simbahan. Ito po ay magsisimula sa ganap na ika-apat at kalahati ng umaga.
at tuloy na po ito sa banal na misa ng 5 ng umaga. Magdala po tayo ng mga panlatag o mga pansapin at tela. Makiisa po tayo. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office, tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado, ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikong po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para taong 2024-2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral nakabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa kadagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School's Facebook page. Para sa iba pang tulong pang edukasyong pinansyal, iskwento at mga scholarship, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929, 8244-5609, 0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw na pinagsaluhan naming paghahain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin, hayaan natin na ang Diyos tulungan tayo. Hayaan natin na itama tayo ng Diyos. Hayaan natin na palakasin tayo ng Diyos sa ating misyon. At mangyayari ang pagpapalakas, pagtatama, kung tayo ay papasok sa pananalangin. Kaya ang patuloy na imbitasyon, maglaan ng panahon para makiharap
sa ating poong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.